Ayon sa POEA, 500 Pilipinong caregivers ang kailangan ng Israel sa ilalim ng government-to-government agreement. At ang sahod approximately $1,500, mga sa mahigit 75,000 pesos per month. Hi mga Chi, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung about doon sa balita ng GMA kahapon na meron na nga silang mag-uumpisa na yung bilateral agreement. Pumipiyok ako. Sensya na rin kayo kasi hindi ako nakakapag-upload ng video kasi sobrang busy ko po. At saka yung mga nanalo doon sa 50 pesos worth of load, panoorin nyo itong video na ito doon sa huli. Ifa-flash ko yung mga pangalan ng nanalo and then i-message nyo na lang ako doon sa Facebook. Ilalagay ko yung Facebook account ko tapos sabihin nyo sa akin yung pangalan ninyo at saka kung kapag nakita nyo yung pangalan nyo doon, i-message nyo ako kasama nung inyong cellphone number na gusto nyong i-load. For today's vlog, pag-uusapan natin yung sinabi doon sa report na ang salary ay nasa 1,500 at saka kukuha sila ng mga 500 na mga bagong mga caregiver na mag-a-apply sa POAA. So, hihimay-himayin natin yon at saka sasabihin ko din yung mga naisama siguro doon sa 1,500 na salary kasi hindi namin sigurado kung yung 1,500 na yon eh yun lang yung sahod nila o kasama na doon yung kanilang food allowance at saka yung weekly allowance kasi dito sa Israel, entitled lahat ng mga Filipino caregivers or yung mga foreign workers na natrabaho as a caregiver na magkaroon ng weekly allowance at saka ng food allowance pero may mga employer kasi talaga na hindi nagbibigay dahil sa kuripot sila, hindi sila nagbibigay ng food allowance pero yung weekly allowance nakasali doon sa computation. Without any further ado, let's get started. Okay, so ang sabi kasi dun sa report na napanood natin kahapon sa GMA, kukuha sila ng mga 500 na mga bagong caregivers na dadalhin dito sa Israel, which is dapat 23 years old at saka dapat 4'11 yung height at saka dapat 45 kilograms ang iyong weight kasi syempre, di ba, parang ang hirap-hirap naman na ang payat-payat mo tapos malaki yung aalagaan mo. Pero dito naman, nung mga parang kasabayan namin na nandito sa Israel, meron ding mga payat. Siguro depende na lang talaga doon sa employer na makakapili sa kanila. Parang 90% ng kukunin nila ay mga babae at saka 10% ng lalaki. Bakit ganon? Kasi dito, doon sa mga nakaraang vlog namin, parang nasabi namin doon na mas parang mas pinipili ng mga employer yung mga babae kasi pwede ang babae kasi pwede mag-alaga ng lalaki at saka pwede siyang mag-alaga ng babae in both ways. Nagagawa ng babaeng caregiver, babaeng foreign worker yung mga bagay na hindi pwedeng gawin ng isang lalaking caregiver. In general, mas gusto nila yung babaeng caregiver kaysa sa lalaking caregiver. Kaya ako noon, parang 7 months ako naghintay tapos may mga babae talaga na parang 3 months or 2 months nakakahanap na or nagugustuhan na sila ng employer nila. Ang sabi pa doon kasi, ang sahod, ang starting na salary ay 1,500. Hindi namin alam kung paano nila na-compute yon kasi dito, kapag noong may mga agencies pa, ang nasa kontrata, parang more or less, nasa $1,000. So, yun lang yung minimum, yun yung starting ng mga bagong parating. Kasi ako din naman noon, parang more or less $1,000 yung sahod ko before. So, that's like, parang naabutan ko kasi yung 44, so 44,000, parang gano'n. Tapos, yun nga, sabi ko kanina, meron kaming entitled na weekly allowance, which is 100 shekel din yon. So, kapag i-convert mo, nasa 1,200 pesos. So, siguro, sinali na doon, dun sa 1,500 yung lahat ng computation, hindi na lang sinali yung stay. Kasi dito, kapag hindi ka nag-day off, lahat ng mga caregiver dito entitled na mag-day off ng 4 times a month. Pag hindi ka nag-day off, babayaran ka ng employer mo kung gusto niyang magbayad, ganon. Tapos, kung hindi naman, bali yung monthly salary mo at saka yung weekly allowance, yun lang yung magiging salary mo. So, feeling namin, yun yung naging computation na ng POAA at yun yung pinalabas nila kahapon na 1,500 nga yung minimum. Pero, pagdating nyo naman dito, may mga computation talaga pero hindi namin sigurado yung bagong patakaran ngayon which is yung bilateral agreement. Siguro mag-i-start na sila ng 1,500, mas nakakatuwa nga sa kanila kasi hindi na sila gagastos ng mahigit
$8,000 para lang makapunta dito, di ba? Pagdating nyo naman dito, pwedeng magbago, pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit. Kasi sabi ko nga, kapag like for example, pagdating nyo dito, tapos namatay yung alaga nyo after 1 year, pwede na kayong magpadagdag ng salary. Depende yon sa lagay or sitwasyon ng magiging alaga nyo, yung susunod na alaga nyo. Pwede kayong magpataas ng maximum, ganon. Basta, kailangan maging reasonable naman yung pagpapataas ninyo ng salary nyo, kasi may mga instances na ang laki nga ng salary mo pero after 3 months namatay naman siya, parang ganon. Siguro let's just wait kung ano man yung magiging kapalaran, hindi, kung ano yung magiging outcome ng bagong application ngayon doon sa POAA. So ilalagay ko doon sa link nung aking description yung link sa lahat ng mga aspiring caregivers na gustong magtrabaho dito sa Israel. Kailangan ninyong maging matatag, kailangan ninyong maging kailangan focus kayo sa trabaho ninyo. Ganoon, kasi wala naman na kayong babayarang placement fee. Siguro aabutin lang kayo ng mga 2,000 or 2,500 US dollar para sa inyong lahat ng application, lahat ng requirements siguro. Kasi sabi doon sa report, kapag napili na kayo ng mga employer dito sa Israel, kayo yung sasagot doon sa plane ticket ninyo. Which is kami naman noon, ganun din naman yung nangyari. Kami yung nagbayad ng plane ticket namin. Parang yung agency na lang yung nag-book, tapos sinanapan kami ng mas murang airfare para may kickback sila. Ganun, hindi, charot lang. Welcome sa lahat po ng mga 500 na mapipiling mga bagong mga caregivers dito sa Israel. So, I hope na mag-enjoy kayo. Oo, kasi lahat naman tayo nag-i-enjoy dito sa Israel. Huwag lang masira yung pamilya ninyo. At saka, kailangan ninyong mag-focus, mag-ipon. Kasi hanggang 5 years lang yung binibigay na kontrata dito. Well, pwede naman kayo mag-extend as long as kaya nyo pang magtrabaho dito sa Israel. So, yun lang yung payo ko. Kailangan nyo mag-ipon. And welcome na welcome kayo dito sa Israel. Yung mga mapipiling 500 na mga Filipino foreign workers na tatrabaho na naman dito. At saka yung mga nakapag-apply ng mga hotel workers, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi darating yung araw na kayo naman yung isusunod na kukunin dahil lang sa pandemic, kaya nagkaroon ng medyo, alam nyo yun, medyo shortage talaga. Kasi lahat naman ng bansa nagkaroon talaga ng pandemic o nagkaroon ng corona. So, kailangan lang ninyo maghintay and sooner or later, magiging okay din naman yan. Congratulations in advance sa lahat ng mga mapipiling 500 na mga makakapunta dito sa Israel. So, yun lang. Kung may mga questions kayo sa mga makakapanood nitong aking vlog, pwede kayong mag-message sa akin, pwede kayong mag-leave ng tanong dito sa comment section ng aking YouTube. Tapos sasagutin ko, at saka kung gusto nyong, meron kayong gustong itanong, ganun, para gawan ko ng content. So, yun. That's all for today's vlog. And maraming salamat. Kung gusto nyong maging updated sa lahat ng mga nangyayari dito sa Israel, huwag kang mahihiyang mag-subscribe and syempre, i-hit mo na yung notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong video, ma-notify ka. So, that's all for today's vlog.